welcome sa Bongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Bongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yun mga katop, at magandang tanghali. Tanghali na nga po ano, dahil yan, hindi po ako gano'ng makapag-vlog dun sa taas at malakas ang patugtog ng ating kapitbahay. So yan, nandito nga po ako sa baba. Yan, at sabi ko nga sa inyo, yung dahon ng ampalaya is paborito ko po yan ano. Kahapon nung nagmunggo kami, halos sarap, ang sarap nung naging luto. Tapos sabi ko ulitin ko yung dahon ng ampalaya para gigisa ko sa sardinas naman. Bali gusto rin po ng buong team ano, na request nila. Kaya ngayon nandito ko para kumuha ng dahon ng ampalayang digaw or yung talbos. Yan o, yung dahon. Madami po dito yung ampalayang ligaw ano. Masarap pong kwento kahapon, hindi siya mapait. Ayan o, dami rito o. Pagpapalit ko dito yung baboy mga katongs. Pagka ito ulam at saka yung baboy, papipiliin ako. Ito paborito ko po ito talaga. Yan, buti nakita ni Baintong. Sabi niya marami pa daw doon. Sa sardinas lang pwede na. At bumili po ako kahapon ng sardinas. Dami rito. Lalago pa naman din po ito no, kahit na maano sila maputol. Dami.
Ayan mga katongs, marami rami na to. Ayan o, dami ko nakuha. Sarap to sa tanghalian. Ha? Papaligo mo. Yan. Habang nililinis na to, magpiprepare na ako ng tanghalian namin. Ito, mainit. Dami. Yun, dami na ito mga katongs. Okay mga katong, tapos din para ating timba, pero konti lang po yan pagaya ni na buwan umipis. So ayan, luluto ng apo natin wild ampalaya. Sain chok pa lang si Bray. So ayan po ang gagawin, gagamitin natin isang cup sardinas, kamatis, bawang sibuyas, yan lamang po.
nagsalang pa ng kanin si Greg, itay ko lang po maluto para may salang din yung dahon. Okay mga katong, sa dito na nga po, gigisa po na yung ating napuwang dahon ng kampalaya. Unan namin ngayon tanghali. Ito po, ginagasa ko na rin po. Dami. Kamis ko po kasi yan. Ship, way low ko. So, pwede na po natin ilagay yung kampalaya, no? Dahon. So, masarap. Dami. Mabrada ng dami ha. Ayan mga katong, sintay lang natin umimpis to, no? Hininaan ko lang po yung apoy niyan. So hindi naman po ako mapait magluto ng dahon ng palaya, no? Wag lang po natin tatakpan para hindi pumait. Ayan lang po natin na kakuan siyang ganyan, ano. Yun, no? Sarap na ito mga katong. So ayan na, lapit ng maluto. Tsaka pag nagluto po nito kailangan hindi po hahaluin ng buwan. Pwede mong haluin ng isang beses yung, pero huwag pong haluin ng marami. Pahalo-halo para hindi po pumait. Ano? Dami.
Yan. Una ang ating ampalaya. Ha. So, nito. Tara, kain na tayo. Ha? Kain po tayo mga katong. Kakain na po tayo ng ating nilutong ampalaya. Tanghalian. Kasi isa. Tatuloy talaga natin po, di ba? So, mauna na kami ni Greg at yung dalawa ay natutulog. Ano ba? Isoy tayo rin dyan. Ito eh. Tay! Tabi na ang dalawa. Tara ba? Na-miss ko ito. Tagal kong ginakain ito. Nabitin ako kahapon sa munggo kaya inulit ko. Kain po tayo. Kahit yung ampalaya, no? Dito ngayon.
So yun mga katangs, tapos na nga po kami kumain. Ayan. Kami ni Greg, ano? Ayan, naubos namin yung isang mangkok. Sarap kasi. So, ayan nga po, ano? Namiss ko yung kambalaya na yan. So, si Bentong at saka si Tisoy, hindi pa kumakain. Kaya, ito sa nila. Ayan mga katongs, ito yung sinasabi ko na kilalang sili dito, ano? Yung ganitong sili. Ang tawag dito, pinatubo. Ganitong sili ang binebenta nila kahit sampu sa palengke rito, ganito ang mga sili. Yung siling panigang sa Nueva Ecija is iba. Iba dito. Kaya ito, 200 daw ang kilo dito ng sili na ito, ano. So, magtatanim din po kami ng ganitong sili. Yung sili po kasing pinatubo na tinanim ko is yung siling Taiwan yun, yung pula. Hindi po yung pinatubo na ganitong variety. Yan. Kaya sabi ko nga, dapat pala napagtanim na rin ng ganito, ano. So, ako man, hindi ko kilala yung ganito sili. Kaya, ako, hindi ko. Kala ko kasi, hindi mabili dito yung ganitong sili. So, nagtanong ako kay Gredjing na ito daw ang kilalang sili dito. Yung siling panigang na berde ang hindi ilala dito. So, okay. Sabi ko nga, kung magtatanim tayo, at least alam natin yung kilala sa market. Kahit na anong halaman yan, na gulay, kailangan, may variety kasi yung iba-ibang variety yan, ano? Kailangan alamin mo kung ano ang kilala sa market. At okay po mga katongs, maraming salamat sa wala nyo sa awang suporta sa Tongs TV Official. Muli po, shoutout kay Tita Nelia Valenciano at kay Tita Josie Carino. Yan. At shoutout din po kay Juan Manonton Dalan. Sige. Ah, ito, sasagutin ko yung tanong mo, ha. Yung... So, ayan po mga katongs, may sasagutin lang ako na isa nag-comment. So, matagal na po ito nag-comment, ano. Ito, hindi ko alam kung ano ang kinasasama ng loob mo. Bakit pinag-iinitan mo kami. So, ito po siya. Si, ayan, yung nasa, ano, yung nasa link. Manonton Dalan. Ang sabi niya ay napakabagal ng progreso ng trabaho. Magtatlong buwan na. Mabuti, mabait ang may-ari. Tanong ko sa iyo, tanong ko po sa iyo, ano? December una kaming lumusong dito dahil November 30 kami dumating dito sa Bacolod. So, tinayo ang smart house as on December. Ay January. Yan. January tinayo ang smart house, ano? January 3, 4 or 5. Basta nakaganon. Ngayon, anong pecha pa lang po ngayon? February. At hindi po namin
kasalanan kumain ganun. Kasi nga yung tubig ay yung posong itinayo ay palpak. Diba? Yung linya ng kuryente ay nagtagal. So, nung nagkatubig ang nawasa, nagkabit sa nawasa ng tubig, mabilis po kaming lumipat dito. Paano nyo po masasabi na 3 buwan eh kailan pa lang po nakumpleto ang kwan dito, ano? Tubig kuryente tsaka smart house. So, siya din po ang nag-comment na nararamdaman niya daw na nawawala ng gana si kuya dahil mga vlogger daw kami, hindi daw kami magbubukid. Nag-comment po yan nung namimili sa vlog na namimili kami ng mga gamit. At ngayon sa huling upload ko ay nag-comment na naman siya na enjoy nyo lang hanggang may time. So, ibig sabihin, magbabanta ka? Nananakot ka? So, magpakilala ka na lang sa akin. Yun ang masasabi ko sa iyo. Kaya sabi ko nga mga katongs, minsan talaga hindi na dapat patulan yung mga ganyan. Pero pagka may ganyang sinasabi na hindi maganda, talagang lalabas din ang sama ng loob mo, diba? Inaano ka ba namin? Nagtatrabaho kami mabuti, nagbablog ako, lahat ay pinaghihirapan ko. So napiperwish ko po ba kayo? Yan. Kaya ang kuha ko na lang po sa iyo ay kung ayaw mo sa amin, huwag po kayong manood ng vlog ko. Okay? So, para na rin manahimik ka sa siguro masamang-masama ang loob mo. Ewan ko kung bakit. So, God bless na lang po sa iyo. So, ayan mga katongs. At maraming salamat sa supporting ko. Always happy lang po tayo. Bye-bye.